Attention everybody! Attention! Sasaayos na ngayon ang official Rainbow Dash Fan Club. Uumpisa natin sa pinakamahalagang bagay. Iminumungkahi ko na si Rainbow Dash ang pinaka-awesome na pony sa buong Ponyville. Ay, second emotion. May dagdag ko lang. Kapag hinahanap mong salitang awesome sa dictionary, makikita niyo yung picture ni Rainbow Dash. Masyado na kasing gamit na gamit yung awesome. Higit pa doon ang nararapat kay Rainbow Dash. Iminumungkahi ko na ideklara natin siya bilang pinaka-stupendous pony. Stupendous? Yan na ba ang best word mo? Iminumungkahi ko na ideklara natin siya na wonderific. Astonishing. Breathtaking. Astounding. Bedazzling. Ay yung super ultra extreme awesoming. Maganda mo. Oo nga. Ayun, sige. Yung mga kumpar na ideklara si Rainbow Dash na most super ultra extra o... Ko naman yun, na pony sa buong Ponyville, magsabi na ay! 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 My little pony, my little pony. Faithful and strong, sharing kindness, it's an easy feat, and magic makes it all complete. To have my, do you know you are my very best friends? Napakaganda ng araw ngayon. Wala nang mas nakakapagparelax sa isang pony na gaya ng pahinga sa mga ulap. Tulong! Tulong! Tulungan niyo ako! Mukhang maihinto muna ang sky swim ko. Ako si Rainbow Dash! Nandito ako para iligtas ka! Wow! Tuwang-tuwa silang lahat. Salamat sa inyong lahat. Wala naman sa akin ang bagay na yun. Para sa akin, mahalaga. Ikaw ang hero ko, Rainbow Dash! Yay! Nakakatuwa! Mahalaga! Yay! Grabe, ibang klaseng pony talaga si Rainbow Dash. Ibang klase talaga siya. Wala kahit anong salitang makikita sa dictionary na maglalarawan ng awesomeness na Rainbow Dash. May naiisip akong ilang bagong salita. Sigurado akong hindi kasama doon ng salitang modest. Rainbow Dash! Hindi nga, pero kahanga-hanga talaga siya. Kinuha mo siya sa akin. Alam ko rin. Oo, talaga. Tapos, pumasok ako sa loob ng balon. Alam kong madilim dun at mapanganib. Pero hindi ako nagpapigil sa takot. Danger yata ang middle name ko. Rainbow Danger Dash. Kung iisipin nyo, ibang klaseng kabayanihan ang ginawa ko nung araw na yun. Nang araw na yun? Ibang klase ang kabayanihan na ginawa niya, pero ibang klase na rin ang kayabangan niya. Uy, Uncle Jack! Bilang isang kaibigan, paano mo ako gusto?
Joy! Ah, anong sabi mo? Gumagawa ka ba ng notes? Oo, si Rainbow Dash mismo pumili sa akin para isulat ang autobiography niya. Teka, ang autobiography dapat yung mismong pony ang nagsusulat nun. Siguro doon sa mga pangkaraniwang pony na walang ginawa. Pero abala na ako ngayon sa pagliligtas para huminto at magsulat. Kaya nga kinuha ko si Spike bilang ghostwriter ko. Ah! Oh! Si Spike pa to! Ganun pa man, isusulat ni Spike ang lahat ng sasabihin ko. Hindi ba, Spike? Hindi pa, Spike. Ayan, okay na! Para na sa ganun, nakafocus lang ako sa iba't ibang kabayanihan na walang ibang pony ang lakas na loob na gawin. Tama, lakas na loob. Pero kailangan rin ng utak. At masarap na tanghalian at mahabang pahinga. Hindi lahat ng pony pwedeng maging isang hero. Pero handa akong gampanan yun. Okay na. Balang araw, gusto ko maging kagaya mo. Mangarap ka na mataas, bata, pero huwag mong asamin yung imposible. Tulong! Ano yun? Tulong! Hindi ba dapat tulungan mo na siya? Oo, alam ko. May 10 minuto pang natitira dito. Sandali lang. Hindi ko yata kakayanin ang tensyon. Aabot kaya si Rainbow Dash? Tama kayo, may bagong hero na ang Ponyville. Isang mahiwagang pony na nagpamalas ng kakaibang kabayanihan dito sa city natin. At ang ibabansag ko sa nakamaskarang hero na to ay ang misteryosong matulungin na pony! Matulungin na pony, ha? Matulungin talaga ang pony na yan kung hindi siya makikialam sa ginagawa ko. Isa lang ang hero ng Ponyville, no? At ang hero na yon ay ako! Sabi mo, baka pwedeng iligtas mo kami agad. Sige. Ito na. Salamat sa iyo, matulungin po. Hindi ako makapaniwala. Mas malakas pa si matulungin pony sa akin. Pero hindi lang lakas ang meron ng isang hero. At matututunan niyo yun sa mahirap na paraan. Iniligtas niya kami lahat. Utang namin sa kanya ang buhay namin. Ang galing!
Malakas siya, mabilis, at parang nararamdaman niya kung anong mangyayari. Kaya kailangan kong pagbutihan. Kapag nawasak nun, Dan, babaha sa buong city! Mukhang kailangan ng hero ng Ponyville! Walang kahirap-hirap. Nagbalik na ang kahusayan ko sa pagtulong. Sana may pony dito para batiin ako sa ginawa ko. Ako na lang ang gagawa. Tulong! Tulong! Ikaw? Siguro gusto mo magpasalamat ako sa... Ano bang gusto mong palabasin? Malakas siya, maliksi siya, at meron siyang magic! Paano ko mapapantayan yun? Oo nga pala, maipagmamalaki ako sa kanya! At ang bagay na yun ay... mga pakpak! Ha! Humanda ka ngayon, matulungin pa, Oni! Nakakainis talaga. Ahusay niya talaga! Yung matulungoy na pony na yon, ibang klase ang mga ginagawa niyang trick! Sa totoo lang, humanga ako sa spell na ginawa niya para ayusin yung dam. Yung ganong klaseng magic, pinag-aralan ng mabuti. Nag-aalala talaga siya sa kaligtasan ng bawat pony. Tsaka napansin niyo ba yung costume niya? Napakaganda ng design! Para sa akin, isa siyang hero na may fashion. Saka tahimik siya at mapagpakumbaba. Hindi niya pinagmamalaki yung ginagawa niya. Kahanga-hanga. Hindi ko kailangan humanga sa kanya. Sa tingin ko, hindi rin siya magaling. Magaling siya. Hindi yun ang sinabi ko. Mukhang may naiinggit na isang pony. Sino? Ako? Si Rainbow Dash ay naiinggit. Huwag mo isulat yun, Spike! Correction! Si Rainbow Dash ay inggit na inggit. O sige, tumawa kayo hanggat gusto nyo. Pero ako naman ang ahalakak pag napatunayan kung kasing galing rin niya ako. Hindi! Na mas magaling akong hero kaysa sa matulungin pony na yun! Walang senyales ng panganib dito. Dumadaos-dos lagi sa burol na to ang mga bus at baby carriages. Bakit walang dumadaos-dos ngayon kapag kailangan mo? Ay, wala talagang sakuna na nagaganap kahit sang lugar ako magpunta ngayon. Paano ko mapapatunayan na magaling ako kung maayos ang buong kapaligiran? Huh? Sandali, Granny Smith! Hindi nyo kailangan magkunwari. Kitang-kita ko na pilit yung tinatago ang totoo. Ano bang sinasabi mo? Nakikita ko nagkukunwari lang kayong okay. At alam ko naman, at hindi nyo kailangan magkunwari. Tutulungan ko kayong tumawid sa kalye. Alam mo, iha. Kaya ko namang tumawid ng mag-isa. Huwag kayong mag-alala. Grabe po pala yung apat na mga banyo. Tumigil ka na! Ay, ano ba? Nandito na tayo, ligtas at maayos. Ang isang mabuti at matulungin kababayan nararapat ng pasalamatan, hindi ba, Granny Smith? Wala naman akong balak tumawid sa kalye. Bakit kita pasasalamatan? Ay nako, pasaway kang bata ka. May kailangan ng tulong ko. Ipaupayan nyo na lang to sa akin, ma'am. At para sa inyong kaligtasan, pero kailangan nyo munang lumayo dito. Ay, naku naman. Salamat. Anong masasabi niyo sa ginawa ko? Hindi niyo ba sasabihin napakagaling ko? Kailangan bang purihin ka? Sige na, sagutin niyo na yung tanong ko. Sabihin niyo kung magaling ba ako o hindi. Oo na, magaling ka, okay? At
at sobra kang... Uy, tignan mo! Isa na naman kabayanihan na nagawa ko! Iniligtas ko ang mga damo! Iniligtas mo saan? Sa masamang damo! Masasamang damo na gustong kainin ang lupa na to! Kalokohan! Masasabi niyo? Ay, naku, dyan. Oo, sino bang niloloko ko? Lahat na lang ng pony dito, matulungin na pony na yun ang pinupuri at pinag-uusapan. Paano naman ako? Ganun ba kadaling kalimutan ng mga ginawa ko? Bakit? Nagbago na ba ako? Ang ganda pa rin naman ang katawan ko. Ang ganda pa rin ang buhok ko. Maliksi pa rin ang mga paa ko. Hindi! Kahanga-hanga pa rin ako! Mali silang lahat! Pero, bakit mag-isa lang ako? Ayoko nang ganitong nag-iisa. Uy, Rainbow Dash! Sabi ko na nga ba! Huwag ka nang humingi ng tawad, Bulilit! Kahit sinong pony pwede magkamali. Nagkamali? Ano pagkakamali? Teka nga muna, bakit nandito ka? Para imbitahin ka sumama! Papunta kami sa Thank You Parade para sa pinakamabuting hero ng Ponyville, si Batilunging Pony! Ayoko! Hindi ako sasama! Di mo ba nakikita ang gusto ko mag-isa? Mas gusto ko pa mag-isa! Okay. Kita tayo mamaya. Pwede ba? Ayoko magpasalamat sa kanya. Oh, salamat, Batilunging Pony. Kung sino ka man na sumira ng lahat ng... Oy, Bulilit! Sandali! Welcome dito sa pinakauna at sana hindi ito ang pinakahuli na Thank You Parade bilang parangal sa pinakamabuti nating hero, ang misteryosong Matulungin Pony! Yay! Ang misteryosong Matulungin Pony, ha? Ano bang tinatago mo? Tingnan natin kung gaano ka kamisteryoso kapag wala ka ng maskara! Gamit itong mga pako. Itong si Bucky Bakgilikati at Kicks Bagi. Niligtas ko ang construction workers gamit ang Pinky Sense. Sorry ah. Okay lang. At ginamit ko yung magic ko para ayusin yung dam. Oh, at ako yung lumipad sa gilid pagkatapos. Ako naman ang gumawa ng costumes. Napakaganda at bagay sa kanila. Hindi ko maintindihan. Bakit? Ayaw niyo ba ako maging isang hero? Siyempre, gusto ka naming maging isang hero. Pero ang isang tunay na hero, hindi nagmamalaki. Siguro nagmalaki lang ako ng konti. Ng konti? Oo na nga, sobra. Natural lang na magsaya sa mga nagawang tama. Pero hindi tama na pinamumukha mo pa yun sa lahat ng pony. Oo nga, tsaka chocolate cake lang yung pinakamasarap na ikos ko sa mukha. Nalalayo na naman sa pinag-uusapan. Ang gusto naming sabihin, maganda ang maging mahusay sa isang bagay, pero mahalaga pa rin magkaroon ng totoong pagpapakumbaba. Oh! Naiintindihan ko na ang ibig niyo sabihin. Oo nga, tama kayo. Dapat nagpakita pa rin ako ng kagandahang asal at pagpapakumbaba sa iba. Gaya ni Matulungin Pony. Mukhang meron kang kwentong isusulat kay Princess Celestia. Isinulat ko na lahat! Bilang Ghost Rider mo, naisulat ko na para sa prinsesa. Napakabait mo talaga, Spike, pero mas gusto kong ako na lang ang magsulat niyan. Ano ka ba naman?
sige na nga. Basahin mo sa amin. Dear Princess, tingnan nyo! May totoo!